Hey team, this is Dad. I'm so excited. Malapit na. To be exact, it's 18 days from now, so be ready. Madami pinapakita ng Lord. You know what? Greater vision comes with great persecution, opposition, distraction, name it. But you know what? We're on the right track. Opportunity ngayon, nag-start na mag-open ang San Diego natin para mag-open na tayo by next year. Pero siguro unang labas natin, probably Macau. So get ready, kumuha na kayo ng passport nyo. At lakihan nyo pa ang pananampalataya. Don't ever give up. Huwag kang give up. You can never write $1 million check without $1 million vision. Kailangan maging visionary tayo, for it will come to pass. It will happen. And of course, hindi na nagiging madali. So don't ever come up with a decision, a life-changing decision, a lifetime decision. Sa pamamagitan ng depression natin, don't make a decision because tayo depressed, because tayo ay, you know what, na pressure, just because of frustration. Don't. Hintayin nyo muna. Huwag kayong don't give up yet. Dahil nandiyan na. Sa James, ang sabi rito, consider it pure joy, my dear brothers and sisters, when you face a trial of many kinds. Ang binibuild sa atin ng Panginoon Diyos dito ay perseverance natin. So don't ever give up. Doon palang lumalaki yung pananampalataya natin. Nilagay yung tamang tao sa inyo, not to break. Hindi para give up. For us to become more stronger. Hindi nilagay yung mga tao sa paligid ninyo para mairita kayo. Para gumibap kayo sa calling na meron kayo. Nilagay dyan with a purpose. Para tumatag kayo. Imagine, nagsisimula pa lang tayo. Darating pa yung matitindi mga pagsubok sa buhay natin. Dito dumalaas, doon tumataas ang level ng pananampalataya natin. Ito ng good news. Wow. We're on the right track. Nangyayari na yung pinakita ang vision sa atin ng Lord. Just because hindi tayo gumibap. Paano mo kainin ang elepante? One bite at a time. Unti-unti. For 5 years, hindi na wala po natin. For 5 years, nakita natin ginagawa ng Lord. Ngayon pa, paano mga bibitaw? So, walang bibitaw. Don't ever miss ang kayang gawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Don't ever miss. Kasi tayo, gusto natin blessing lang agad eh. Before you get to the top ng mga tagumpay, may lalakbayin ka, may aakitan ka dyan. Hindi ba pwedeng given na lang eh. Pag everything is given, you know what? You just take it for granted. Pero pag mga bagay pinaghirapan natin, wow. Kaya Brian, maghihirap ka naman minsan para you don't take it for granted at iiwanan mo lang pag nagsawa ka. Joke lang. Commercial lang yun. But what I'm trying to say is, be faithful sa maliliit na bagay na binigay sa atin ng Diyos. And it will come with a promotion to a bigger avenue sa buhay natin. I started with small. I started as a janitor. I started as a hakot boys. But I never stayed there. Si Joseph, noong napinakita sa kanya na naluluhod ang mga lahat ng bituin, mga kapatid niya, nagalit mga kapatid niya, tinapon siya, binenta siya. Pinamahalaan siya, naging faithful siya, pero ang ginawa, tinukso siya ng asawa ni ng asawa ni Potiphar. And you know what? Nakitaan siya ng katapatan. Tinalikuran niya, nakulong siya, naging faithful siya sa kulungan na meron siya. At dumating sa point, yung promotion. Yung promotion na yun, galing sa Lord. Pero na-appreciate ni Joseph yun because alam niya, Lord, lahat ito, dahil pinaghirapan niya ito, bunga ito ng kanyang pananampalataya. Kaya, hey team, be ready. Revival is coming. Prepare your heart and soul para may ready tayo na Lord. Don't give up. Hintayin niyo pagdating ko. Cannot wait. Makita ko ulit. God bless.